Bago tayo magsimula, paki-like naman ang video upang matulungan mo kami. Sa hinaharap na lungsod ng Moscow, sina Oleg at Alyona ay nagde-date, kung saan ipinaliwanag ni Oleg na siya ay isang sundalo na may 2 linggong pahinga. Naging maganda ang date, at nauwi silang dalawa sa gabi ng magkasama. Samantala, sa Paris, papalapag na ang isang eroplano nang biglang namatay ang lahat ng ilaw nito at nawala ng malay ang lahat ng sakay. Sa lalong madaling panahon ang pagkawala ng kuryente na ito ay kumalat sa buong mundo, nag-iwan lamang ng isang maliit na bahagi sa silangang Europa na may liwanag. Napansin ni na Oleg at Alyona na ang mga drone na lumilipad sa paligid ng Moscow ay nag-freeze sa gitna ng hangin at nagmamadali sila sa lobby ng hotel upang makita kung ano ang nangyayari. Ang bawat tao sa gusali ay nagtitipon doon upang makinig sa balita. Ipinaliwanag ng broadcaster na hindi ito resulta ng anumang natural na sakuna at habang noong una, pinaghihinalaan nila na ito ay isang pag-atake ng terorista, natuklasan nilang nawalan sila ng pakikipag-ugnayan sa iba pang bahagi ng mundo. Isang grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni Major Dolmetov ang ipinadala sa isang recon mission sa Kirov, isa sa mga lungsod na ngayon ay nasa kadiliman. Sumama sa kanila ang mamamahayag na si Olga upang itala ang anumang mga pahiwatig na maaari nilang makita. Nagpadala na ang gobyerno ng mga drone sa lugar na ito, ngunit wala sa kanila ang nakabalik. Ang koponan ay gumala sa paligid ng lungsod at pumasok sa isang tindahan kung saan gumamit sila ng mga espesyal na ilaw ng slime upang magkaroon ng mas magandang tingin. Ito ay kung paano nila natuklasan ang bawat mamamayan dito ay patay, maging ang mga isda sa aquarium. Hindi nila maiwasang magtaka kung paano namatay ang lahat dahil walang anumang indikasyon ng pag-atake, para bang nangyari ito sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-imbestiga sa iba't ibang mga apartment kung saan nakita nila na ang lahat ay nasa lugar na parang walang nangyari. Tila ba parang nangyari na agad na naglaho sa hangin ang mga tao. Biglang inatake ang isa sa mga sundalo ng isang misteryosong nilalang. Nagmamadaling tinulungan siya ng iba pang pangkat. Ngunit sa sandaling makita sila ng nilalang, kinuha niya ang sandata ng sundalo at tumakas sa bintana. Agad na nagpaputok ang koponan, ngunit ang nilalang ay tila hindi naaapektuhan ng mga bala at tumakbo lang palayo. Dinala nila ang sugatang sundalo sa kanilang eroplano at tinanong siya kung nakita niya ang mukha ng umatake sa kanya, ngunit madilim at ang labanan nila ay naging imposibleng mapansin ang anuman. Makalipas ang isang buwan, mahigit 100,000 Ruso ang itinuturing na patay at sinusubukan ng gobyerno na hilingin sa natitirang populasyon na manatiling kalmado. Gayunpaman, ang mga relihiyosong grupo ay nagtipon dahil sa tingin nila ay darating na ang katapusan ng mundo. Samantala, si Yura ay isa sa maraming sibilyan na nakatanggap ng liham na humihiling sa kanya na sumali sa hukbo. Nakatira si Yura kasama ang kanyang ina na nagdurusa sa Alzheimer at masakit sa kanya na iwan siya, ngunit sumali pa rin siya sa hukbo. Pag-alis niya sa base, napansin niya ang kasalukuyang kalagayan ng mundo, dahil sapat na ang isang buwan para magmukhang post-apocalyptic ang mga lansangan. Si Yura ay napadpad sa koponan ni Oleg, na ipinaalam ni Major Dolmetov at Colonel Marina ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ang bawat lungsod na nasa madilim na bahagi ay isinailalim sa quarantine, at ang tanging umiiral na kuryente ay matatagpuan sa Moscow, mga bahagi ng Belarus, Ukraine, at Finland. Ang lugar na ito ay kilala bilang Circle of Life. Ilang recon team ang bumalik na may dalang mga katawan at natuklasan nilang namatay sila mula sa endogenous neurotoxins na mga kemikal na ginawa ng katawan ng tao. Ang mga bagong koponan ay may 2 gawain, maghanap ng mga clue para sa mga scientist upang maunawaan ang dahilan sa likod ng mga neurotoxin na ito at pumunta ng mas malalim sa quarantine zone upang mangalap ng mga mapagkukunan dahil ang Moscow ay naubusan na. Kailangan nilang mag-ingat dahil nagpadala na sila ng maraming koponan at karamihan sa kanila ay hindi na nakabalik, kahit na mayroon silang mga tangke upang protektahan sila. Habang naghahanda ang lahat, mas maraming boluntaryo ang dumating, at nagulat si Oleg nang makitang kasama nila si Alyona. Biglang tumunog ang isang alarma na nag-alerto sa isang papasok na pag-atake. Tila, mayroong isang grupo ng malalaking kaaway na papalapit, kaya ang mga sundalo ay nagtipon sa hangganan sa pagitan ng base at ng quarantine zone. Sa sandaling iyon ang kuryente sa base ay nawala, kaya si Dolmetov ay nagsimulang magpaputok ng mga flare para sa isang mas malinaw na view at nang ang mga kakaibang nilalang ay malapit na, ang mga sundalo ay nagpaputok. Ang ilan sa mga nilalang na ito ay nagawa pa rin na makarating sa base at sinimulan ang pag-atake sa lahat ng nakikita, na naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Oleg.
Kinaumagahan, nagising si Oleg sa ilalim ng bangkay ng isang patay na kaaway. Napansin ni Yuren na siya ay buhay pa at humingi ng tulong na ilipat ang katawan, ngayon ay nakikita ni Oleg ang kakaibang nilalang na isang malaking oso. Sa katunayan, mayroong 12-12 ng mga katawan ng oso sa kabilang panig ng hangganan at walang nakakaunawa kung bakit sila kumilos ng ganoon. Nandoon din si Olga, ni-record ang lahat para sa balita. Dinala si Oleg sa infirmary at nagulat nang malaman na isang doktor si Alyona. Inalagaan niya ang mga sugat nito at nang makaramdam siya ng sakit, inaliw niya ito ng halik. Samantala, pinag-uusapan ni Marina at Dolmetov ang mga usapin ng sensors, isang grupo ng mga tao na di umano'y nakakuha ng power pagkatapos ng blackout. Ipinaliwanag ni Marina na hindi sila tulad ng mga superhero. Ang mga sensor ay maaaring makatanggap ng data sa kanilang isipan tulad ng mga radyo na nakakatanggap ng mga signal. Gayunpaman, hindi nila na-decipher ang data o kung paano ito nangyari. Ang pinakamalakas na sensor ay si Sasha, na pinananatili sa isang ospital ng militar. Mula noong blackout, patuloy siyang nananaginip tungkol sa isang misteryosong kalbo. Ngayon, siya ay binisita ni Zenya, na nagsasabing siya ay ipinadala ng isang taong nagngangalang Id. Ipinaliwanag niya na winasak ng unang blackout ang lahat ng electronics, inilunsad ng pangalawa ang pagsira sa lahat ng biological na organismo, at ang ikatlong alon ay aatakihin ang sinumang nabubuhay pa sa quarantine zone. Milyon-milyon sila, at wala na ang kanilang malayang pagpapasya, ngunit mayroon silang panahon para pigilan ito. Ayaw ni Sasha na masangkot dito at nanawagan ng seguridad, ngunit hindi makita ng mga sundalo si Zenya kaya sinabi sa doktor na nag-hallucinate si Sasha. Ang iba pang mga sundalo ay naghahanda para sa misyon. Nagpunta si Yura sa paglalakbay kasama si Olga na nagtanong sa kanya ng ilang mga katanungan para sa kamera. Inamin ni Yura na wala siyang pakialam sa kasalukuyang sitwasyon dahil nabigyan nito ng kahulugan ang kanyang buhay at mas mabuti na ito kaysa sa pagiging taxi driver. Nang makarating sila sa quarantine zone, natuklasan nila ang mga tangke na nawasak sa lupa at isang impact na tumatagos sa mga gusali na nagpapahiwatig na ang ikatlong alon ay nagsimula na. Ang footage ng pagkawasak na ito ay naglagay sa natitirang populasyon sa state of panic na naging sanhi ng mga kaguluhan at tumaas na bilang ng krimen upang sakupin ang lungsod. Nangako ang gobyerno na ginagawa nila ang lahat, ngunit iniisip ng mga tao na may itinatago ang kanilang mga pinuno. Ang mga sundalo ay nahati sa mga grupo upang masakop ang mas maraming lupa. Sina Yura at Olga ay nasa ikapitong grupo, at habang tumitawid sila sa kakahuyan, namumuo sa pagitan nila ang mainit na tensyon. Nang makarecover na si Oleg, sumali siya sa ikaapat na pangkat na nag-iimbestiga sa isang maliit na bayan. Binuksan ng isa sa mga sundalo ang isang storage room, dahilan para mahulog ang isang grupo ng mga metal bar sa ibabaw niya at nasaktan ang kanyang binti. Nagpa siya ang koponan na magpahinga sa loob ng isang bahay hanggang sa dumating ang isang doktor. Kinaumagahan, dumating si Alyona at ibinalita na ang sundalo ay kailangang bumalik sa Moscow kasama niya kung ayaw niyang mawalan ng paa. Nagpalipas din ng gabi ang ikapitong pangkat sa loob ng isang apartment at habang nag-aalmusal sila, may napansin si Yuren na kakaiba sa tindahan. Sinuri niya ang recording ni Olga at kinumpirma na hindi nabuksan ang mga pinto nang dumating sila. Pumasok si Yura at ilang sundalo sa tindahan at nakahanap ng katibayan na may tao, kaya nagpa siya silang mag-set up ng ilang mga bitag. Pagkatapos ay bumalik sila sa apartment at hinintay na mag-activate ang mga bitag, hindi ito nangyayari hanggang sa sumapit ang gabi. Naghanda ang lahat na umalis, ngunit hiniling ni Yura kay Olga na manatili sa loob at tinuruan siyang gamitin ang mga flare upang humingi ng tulong kung hindi sila makabalik. Sa huli ay nilabag ni Olga si Yura at sinundan pa rin ang koponan upang itala ang lahat. Sa loob ng tindahan, nakita nila ang isang binatilyo na nasugatan ng mga bitag. Dinala nila siya sa apartment at sinubukang tulungan siya, ngunit gumanti ang bata sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kutsilyo at pagpatay sa isang sundalo. Agad namang nag-react ang iba sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Samantala, pumunta si Sasha upang makalanghap ng sariwang hangin sa bubong ng ospital at biglang nagulat si Id, sinabi sa kanya ng lalaking si Zenya. Si Zenya ay may koneksyon lamang sa isip ngunit narito si Id at gustong tumulong ni Sasha upang kumbinsihin siyang alam niya kung ano ang nangyayari, ipinakita niya ang kanyang mukha at ipinahayag na hindi siya tao. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Marina na may kasamang grupo ng mga sundalo na nakatutok ang kanilang mga armas kay Id, ngunit bigla silang lahat ay ibinalik ang kanilang mga armas kay Marina.
Ipinaliwanag ni Id na ginamit niya ang kanyang mental powers para makita siya ng mga sundalo bilang si Id at siya bilang Marina, kaya hindi niya dapat subukan ang anuman. Nanumpa din siya na kakampi siya ni Marina at binalaan siya na milyon-milyong tulad niya ang darating upang wakasan ang sangkatauhan. Nang tanungin ni Marina kung ano siya, sinabi ni Id na ituring siyang Diyos ng mga tao. Dinala ni Marina si Id sa kanyang opisina para tanungin siya. Ipinaliwanag ni Id na magsasagawa sana siya ng isang proseso ng radiation nang ang buwan ay nasa itaas ng mga karagatan, ngunit nagkamali siya, ang buwan ay sumasakop sa seksyong ito ng Europa, kaya pinrotektahan ito mula sa radiation. Ganun ang nangyari sa Circle of Life, at lahat ng nasa quarantine zone ay isa lamang walang isip na drone na aatake sa lalong madaling panahon. Ang lahi ni Id ay kinakailangan ng Earth dahil malapit nang mamatay ang kanilang bituin at gusto nila ng bagong lugar na may araw upang tirahan. Pagkatapos ay ibinunyag niya na mayroong Wave Zero libo-libong taon na ang nakalilipas, ang alo na ito ay ang sangkatauhan, na isang bioweapon na ipinadala ng mga alien upang sirain ang katutubong populasyon ng planetang Earth. Ang mga naunang katutubong tao ang nagtayo ng mga pyramids at mga lungsod sa ilalim ng dagat dahil sila ay mas matalino. Ang mga tao ay ang perpektong bioweapon dahil sila ay mga destroyer at colonizer, at sila ay nagbahagi ng maraming DNA sa mga tao ni Id, maliban kung sila ay natanggalan ng anumang mga kakayahan sa psychic. Ang hindi planadong radiation ay naging dahilan upang maibalik sila ng ilang tao tulad ni Sasha. Isang hukbo mula sa planeta ni Id ang darating bukas ngunit nandito na ang kapatid ni Id na si Ra. Hindi sumasang-ayon si Id sa kanyang mga pamamaraan at gusto siyang hanapin, ngunit ang tanging nakakaalam ng lokasyon ay si Sasha salamat sa kanyang mga panaginip. Samantala, ang lahat ng mga koponan ay biglang inatake ng mga tao na kontrolado ang pag-iisip. Ang mga sundalo ay agad na nagpaputok at sinubukan ang kanilang makakaya upang magtatag ng depensa, ngunit ang kalaban ay dumarating sa napakaraming bilang at hindi nahihirapang lumaban. Pinatay ang karamihan sa mga koponan at naging sanhi sa mga ito na maubusan ng bala. Nang sumabog ang apartment na kanilang pinagtataguan, hiniling ni Yurik kay Olga na e-shoot ang flare, ngunit karamihan sa mga koponan ay nagsagawa ng parehong bagay at walang sapat na resources upang matulungan silang lahat. Sa ngayon, ang ilang natitirang miyembro ng ikapitong grupo ay naghihintay sa bubong ng isang gusali upang hindi maabot ng mga umaatake. Ang pag-uusap ni na Marina at Id ay naputol ng isang mensahe na nagpaalam sa kanya ng pag-atake at itinuro ni Id na nag-aaksaya sila ng oras. Ang dalawa sa kanila kasama sina Zenya at Sasha ay lumipad sa base at habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Id na siya ay immortal hanggat walang nagpapas siya na patayin siya. Nang makarating sila sa base, inilagay ni Id si Sasha sa kawalan ng ulirat at nagawa niyang iguhit ang lokasyon ni Ra na isang skyscraper sa Kirov. Gustong kumilos agad ni Id ang mga natitirang sundalo, ngunit nang makita ni Dolmetov ang hitsura ni Id, hindi niya alam kung dapat niya siyang pagkatiwalaan. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng isang sundalo na ang Moscow ay inaatake rin at kinumbinsi ni Marina si Dolmetov sa pamamagitan ng pagsasabi na si Id ang kanilang tanging pag-asa. Bumalik sa ikapitong pangkat, nagpa siya silang umakyat sa gusali upang hanapin ang mga koponan na hindi nagpadala ng anumang mga flare. Natakot si Olga na subukan, kaya hinalikan siya ni Yuri para pakalmeyan siya at marahan siyang ibinaba. Habang naglalakad sila sa mga lansangan, nakakita sila ng ilang sibilyan at pinatay sila bago pa man sila makausap. Ikinagagalit ito ni Olga dahil mukhang maayos sila, ngunit ipinaalala ni Yuri sa kanya na ang teenager na lalaki ay mukhang maayos din noong una. Para bang upang patunayan ang kanyang punto, isang bagong alo ng mga drone na tao ang umatake sa kanila. Namatay ang lahat ng iba pang mga sundalo ngunit nagawa ni Yuri na labanan ang mga umaatake, ngunit nasugatan sa proseso. Tumakbo sila upang magtago sa loob ng isang garahe, kung saan inaalagaan nila ang pinsala ni Yuri at nakahanap ng kotseng may gas at mga susi na gagamitin upang makatakas. Sa base, ipinagtapat ni Sasha na natatakot siyang pumunta dahil sigurado siyang nakita siya ni Ra sa pangitain, at pinahintulutan siya ni Id na manatili sa likuran para sa kanyang kaligtasan. Nang umalis ang koponan ni Dolmetov sa mga tangke, napansin ni Marina na nawawala si Sasha at pinatigil ang lahat. Sa sandaling iyon, isang serye ng mga rocket ang umatake sa base at pinasabog ito. Itinutok ni Marina ang kanyang baril kay Id, galit dahil halatang alam niya ito at inamin ni Id na totoo ito. Gayunpaman, kung kasama nila si Sasha, ang koponan ay namatay sa halip at hindi sila mananalo sa digmaan. Kinaumagahan, hinanap ni Nayura at Olga sina Oleg at Alyona. Ilang miyembro na lang rin ang natitira sa kanilang team,
at nauubusan na sila ng bala. Sa kabutihang palad, ilang sandali pa ay nahanap sila ng koponan ni Dolmetov at hiniling sa kanila na sumali sa misyon na patayin si Ra. Kailangang sumama sina Olga at Alyona dahil walang basehan ang pagpapadala sa kanila. Makalipas ang ilang oras, dumating ang koponan sa Kirov. Nagulat si Dolmetov na hindi sila inaatake at ipinaliwanag ni Id na iniisip ni Ra na siya ay namatay sa base. Ang mga kalye ay hinaharangan ng mga drone na tao at may ilan sa kanila na tumetalon mula sa itaas gamit ang mga bomba. Dumiretso lang ng hukbo gamit ang tangke, binabaril at binabangga ang sino mang kaaway na sumusubok na pigilan sila. Nang makarating sila sa skyscraper, dinala ni Id si Yura at ilang sundalo kasama niya sa rooftop habang ang iba ay nananatili sa pasukan para sa pagtatanggol. Matindi ang labanan na nagaganap at hindi nila alam kung hanggang kailan sila tatagal kaya dinala rin ni Oleg ang mga sibilyan sa itaas. Matapos patayin ang sino mang kaaway sa loob, nakipagkita si Id at ang mga sundalo kay Ra sa rooftop. Sinubukan siyang atikihin ni Yura, ngunit itinulak lang siya ni Ra at iniwan siyang nakabitin sa gilid. Sumunod na inatake ni Id si Ra at medyo pantay ang kanilang laban, ngunit nang umakyat muli si Yura at narinig ang napakalaking pagsabog sa mga lansangan, naabala si Ra at sinamantala ni Id ang pagkakataong direktang atikihin siya, na nag-alis ng device sa loob ng katawan ni Ra. Agad na pinutol ni Yura at naglagay ng granada mula sa butas, sa wakas ay napatay si Ra. Ngayon ay magagamit na ni Id ang kanyang kuryente para palayain ang lahat ng kinokontrol na tao. Inanunsyo niya na ang susunod na hakbang ay upang patayin ang mga alien na dumarating sa spaceship dahil ang mga tao ay ginawa upang pumatay pagkatapos ng lahat. Hindi maintindihan ni Zenya kung bakit hindi sila binigyan ng babala ni Id tungkol sa lahat ng ito bago nangyari ang blackout at nagprotesta sina Alyona at Marina laban sa paraan ng paggamit ni Id sa mga tao. Nang sinabi ni Id na siya ang Diyos na nararapat sa mga tao, inatake siya ni Zenya gamit ang isang kutsilyo. Ngunit ginamit ni Id ang kanyang kuryente para patayin niya si Marina. Galit na galit, sinubukan ni Oleg na atikihin din si Id, ngunit dumating si Yura upang ipagtanggol siya, na sinasabi na si Id ang tanging pag-asa na mayroon sila laban sa paparating na pagsalakay. Nagsimula ang labanan sa pagitan ni Yura at Oleg, at nang mapansin ni Olga na binubugbog ni Yura si Oleg, kumuha siya ng baril at pinaputukan si Yura para mainto ito. Sinubukan ni Zenya na patayin muli si Id, ngunit madali siyang napigilan ni Id. Iniisip ni Oleg ang tungkol sa pagpatay kay Yura at sa halip ay binaril si Id, ngunit walang nagawa ang mga bala. Ginamit ni Id ang kanyang kuryente para makita ni Oleg ang lahat bilang kanyang ama, dahilan para mag-alinlangan siya. Gayunpaman, salamat sa pagiging sensor, nahanap ni Zenya ang totoong Id at tumalon siya para dalhin siya pababa kasama niya. Pareho silang namatay sa sandaling bumagsak sila sa lupa. Sa sandaling iyon, isang higanteng spaceship ang dumaong sa grupo ng mga gusali. Kinuha ni Oleg ang device na kinuha ni Id mula kay Ra at umalis kasama ang mga babae matapos tumanggi na tapusin si Yura. Pagkatapos kumuha ng ilang armas mula sa mga nahulog na katawan, pumasok ang tatlo sa spaceship na nagbukas ng pinto dahil naghihintay ito kay Ra. Sa loob ay may daan-daang alien na natutulog sa mga pod, at nang pindutin ni Oleg ang device, nagsimulang pumunta ang oxygen sa mga pod na iyon. Mukhang gigisingin sila ni Ra at kinumpirma ng timer sa mga pod na malapit na silang magising. Sinusubukan nilang barilin sila at kinumpirma na napatay nila ito, ngunit wala silang sapat na bala o oras upang gawin iyon sa lahat. Napansin ni Olga na nasa sahig ang mga tubo na nagdadala ng oxygen at ang pagsira sa isa ay pumapatay ng maraming alien sa parehong oras. Sinimulan ng trio na sirain ang bawat tubo na mahahanap nila na epektibong pinipigilan ang mga taga-salakay. Gayunpaman, nang sirain na ni Alyona ang huling tubo, nag-freeze siya dahil napagtanto niyang may mga anak ang mga huling pod na ito. Ang mga bata ay nagsimulang umalis sa mga pods at nang makita ni Oleg ang mga ito, ibinagsak niya ang kanyang sandata sa lupa na hindi nagawang saktan ang mga inosenteng nilalang. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel. And leave a comment down below. And as always, thank you for watching.